At nagbabalik tayo mga ka-old school sa ating YouTube channel. So ngayong araw, alam naman natin, matunog na sa amang lupalop ng ating bansa. Ang nalalapit na pagpapaalis o pagpapalit kay Executive Secretary Vic Rodriguez. Matunog na pangalan ng papalit sa kanya ay ang dating Chief Justice Lucas Bersamin. Pero bago lahat mga ka-old school, muli po, please, click the subscribe button, click the notification bell, click all para lagi kayong updated sa mga next video natin. Also, please, tulungan nyo ako sa pagbangon sa ating bagong channel. So please like, share, and leave a comment mga ka-old school. So ayun na nga mga ka-old school. Ang balibalita ay papalitan na si Executive Secretary Vic Rodriguez. Nalalapit na ba? Ilang buwan na lang? O baka next year? Papalitan na siya ni dating Chief Justice Lucas Bersamin. Kasi mapapansin nyo mga ka-old school, kung ito'y hindi totoo, bakit maggagawa ng draft na administrative order at special order o AO and SO si Executive Secretary Vic Rodriguez sa pagiging Chief of Staff? Okay lang naman kung Chief of Staff, kumbaga balalay ng Pangulo. Ang masakit lang, bakit kailangan niyang humingi sa draft order naman, draft pa lang naman to mga ka-old school, ng mga extra powers? Dito na pumasok. Kasi binigay niya to pagkatapos ng birthday ng Pangulong Bongbong. Huwag niyo na ako itanong kung sino hindi pinapasok dun sa birthday ng Pangulo sa Malacanang. So binigay niya to ng 14 ng September. Siyempre ang ginawa naman ng Pangulong Bongbong Marcos ay ipinadala ito kay Secretary Juan Ponce Enrile. Alam niyo naman, Chief Legal Advisor ng Pangulo yan. Kung tama ba nararapat etong draft order SO at AO? So ito ang sagot ni Manong Johnny. Gusto niya, happy ka. Tara, basahin natin. Office of the President, received September 15. Office of the President of the Philippines, Malacanang. Office of Chief Presidential Legal Counsel, Memorandum for the President. Re, creation of the Office of the Presidential Chief of Staff. Date September 15, 2022. In rendering this opinion, this office has reviewed, so pinag-aralan ng opisina nila Manong Johnny, A, proposed administrative order, yan yung AO, creating the Office of the Presidential Chief of Staff, and B, proposed special order granting additional authority to the Presidential Chief of Staff. So yung kasi yung nilalaman ng kanyang special order, nangingi siya ng additional authority bilang Chief of Staff. Ano-ano ba ang hinihingi niya? Diretso natin. This office has also examined previous issuances and even past experience regarding the Office of the Presidential Chief of Staff. Mga ka-old school, ang huli pong merong Chief of Staff ay si Presidente GMA. Yan ay sa katauhan ni dating mayoralty candidate sa Quezon City na si Mike Defensor. Siya po yung huling-huling Chief of Staff. Based on the foregoing and having regard for such legal consideration as deemed relevant, it is the opinion of this office that, eto na mga ka-old school, there is no need to create the position of the Presidential Chief of Staff. Hindi na raw po kailangan pang gumawa pa niyan ng Office of the Chief of Staff, much less grant it so much power. Grabe. Bakit ba kailangan pa ng kapangyarihan kung ikaw naman ay magiging balalay? Ang trabaho lang naman ng Chief of Staff, ayusin mo ang mga schedule ng Pangulo. Pero alam ko mga ka-old school, ano ba yung mga special order na inihingi na additional power? Ito na po. The proposed AO/SO will create the Office of the Presidential Chief of Staff and will effectively involve the said office in governance, decision making,
and other affairs including appointments. Appointments na naman. Diyan na nga tayo nagkaloko-loko. Yes. Sa akin naman, hindi naman napatunayan. Tsaka wala nang ingay yung PPA. Lumabas na tayo dyan sa appointments. Huwag na nating pangarapin panghawakan pa ulit yan. The proposed AO/SO grant the Presidential Chief of Staff the following powers with S. Among others, ito na yung mga powers na hinihingi dun sa draft SO ni Executive Secretary Vic Rodriguez pag siya ay naging Chief of Staff na. Under the proposed AO muna mga call school, recommend to the President strategic direction. Recommend critical and urgent presidential actions on national issues and concerns. Provide good, wise, and honest counsel on important matters of policy. Review papers for consideration, action, approval, and signatures of the President. Dambalasik. Parang gusto niya lahat na lang sa kanya dadaan dito pag ikaw ang Chief of Staff. E di ba ginagawa na rin niya ng Executive Secretary? So nung nawala ka ngayon, naisip mo dapat yung mga nagagawa bilang Executive Secretary, kunin mo sa Executive Secretary tapos ilagay sa Chief of Staff? Yun lang pagkakaintindi ko ha. O pasintabi, tayo pare-parehong supporter ni Pangulong Bongbong Marcos. Uulitin ko po ang sinabi ko sa inyo. Ang sinusuportahan ko po ay ang Pangulo ko. Babantayan ko siya kung sino man ang sisira sa Pangulo ko. Gets nyo yan ha? Walang sama ng loob. Dahil kung talaga kayo'y nagpo-protekta sa Pangulo, tayo'y magbabantay. Kahit sino pa yan, babantayan natin. Kailangan natin maging matagumpay ang Marcos administration. Advocate strategic policy and program initiatives of the President. Build and maintain bridges, magiging tulay, with key stakeholders such as other branches of government. At least, executive orders and others presidential issuances. Yan po yung inihingi niya sa draft ng AO. Natrabaho naman yan ng mga ibang ahensya ng gobyerno at syempre ng Executive Secretary. Bakit mo gustong ilagay sa Chief of Staff ngayong ikaw ay mawawala bilang Executive Secretary? Under the proposed SO o yung special order ng draft ng Executive Secretary, eto naman po ang nakapaloob doon. Sign and approve memoranda, administrative issuances, and instruments, contracts, and administrative and financial documents. Ipirma na naman. Eto na naman tayo sa pirmahan. Diyan nga tayo nadali sa sugar order. Kahit hindi naman inutos, pero pumirma. Yung mga na-appoint natin, ayan, diyan tayo nagkaloko-loko. Iniiwas na nga tayo diyan sa mga ganyan eh. Pero gusto nyo pa rin kunin. Ano ba meron diyan? Tatanong lang naman po. Implement instruction for the efficient and effective operations of departments, agencies, and offices. Diyos ko, mga baging langit. Kayang gawin na ng Executive Secretary. Kaya nga siya yung Executive Secretary. Diba siya yung pinaka-executive? Ang tawag nga dyan ay Little President. So, wag nang pakialaman yan ng Chief of Staff. Pero sabi nga ni Manong Johnny, hindi na kailangan pang i-create ang Presidential Office of the Chief of Staff. Lalo na bigyan to ng sobra-sobrang kapangyarihan. Ano pa silbi? Di ba nga meron nga ginagawa ang Pangulong Bongbong Marcos ng right-sizing? Di magpapatong-patong lang yung ahensya na pare-pareho lang din naman ng galaw. Diyos ko, mga baging langit. Implement policies and standard for the efficient and effective operation of the office of the President and its attached agencies. Dami nang gumagawa niyan. Sabi ni Manong Johnny, these powers have already been given to, di ba? And are already being exercised by other offices like the Office of the Executive Secretary. Correct.
So, bakit kukunin mo pa yung mga trabaho ng executive secretary? Eh kung hindi ka naman ang executive secretary, ba't ilalagay natin sa chief of staff? Oh my gulay. The Presidential Management Staff or PMS, the Office of the Special Assistant to the President. Biro mo, may executive secretary na, meron pang special assistant to the President. Tapos meron pang chief of staff. Tapos gusto mo, kunin mo pa yung mga trabaho nila at ilagay sa'yo. Eto na silbi ng right sizing. Wala na, nga na. And the Office of the Chief Presidential Legal Counsel. Yan yung kailangan Manong Johnny. Lahat ng mga gusto mong kapangyarihan na kunin, ayan ay ginagawa na netong mga ahensya na mga opisinang to. Also, the power to recommend to the President strategic direction is already being performed by the various department, the National Economic and Development Authority, or NEDA. Yan yung NEDA, yung sa ating ekonomiya yan. And the cabinet clusters. Oh, yung mga cabinet secretaries. Alam mo naman yan eh. Ginagawa na nila yung trabaho nila yan. Dahil ikaw ang executive secretary, sa'yo lahat dumadaan yung mga secretary. So, alam mo na, trabaho na ng executive secretary ang mga powers na hinihingi mo. So, huwag nyo nang kunin. Huwag na tayong magdagdag pa ng ahensya na ang function naman ay katulad na rin ng ginagawa ng mga ibang opisina. Sayang naman. Contrary to the proposed AOs, about purpose of rationalizing the system and accountabilities in the line and staff offices in the office of the president, the proposed AOSO will cause unnecessary duplication and overlapping of function inconsistent with the right sizing. Correct! Yan yung sinasabi ko. Pare-pareho ng function, eh ano pa yung sinasabi ni Pangulong Bongbong Marcos na ang gusto niya nga, tanggalin na yung mga patong-patong, yung pare-pareho lang din naman ng function. Diba? Kaya, Diyos ko, mabaging langit. Ako lang ha, pasintabi ha, Sir E.S., ang presidente ko po ay matalino. Huwag nyo naman pong gawing ob-ob. Akala nyo ba, sa gantong ginagawa mo sa AO at SO, yung draft na yan, hindi naiintindihan ni Pangulong Bongbong yan? Huwag naman po sana, pasintabi na. Diyos ko, mga baging langit naman oh. Kita mo, ikaw din ang kumukontra sa gusto ng Pangulo. Yung right sizing. Pero kukunin mo ang isang office na chief of staff, tapos ang trabaho mo ay katulad din ng tinatrabaho ng ibang opisina. Eh bakit pa natin tinanggal yung PACC? Di ba? Meron pa nga dyan eh, may Department of Energy, tapos ERC, pero parehong walang magawa. Sabi nga ni Congressman Dan Fernandez, yung WAC, WAC nga lang, hindi pa makompute. Paikot-ikot na lang. O, di ba? E ganun din, gagawin ng ERC yung trabaho nila, tapos DOE na mag-a-approve. E ba, di pa natanggalin yung ERC, pagtrabahuin natin ang DOE. Di ba? Policy of the present administration. The proposed AOSO will certainly cause confusion. Correct. Nakakalito yan, gusto mong mangyari. Lalo na kukunin mo yung power nila. And conflict among the said offices in terms of functions and accountabilities. Dagdag ka pa sa accountabilities eh. Ito na nga lang nagkakagulo-gulo eh. Ang hirap na nating malaman kung sinong ahensya yung may problema. Nagtuturuan. Dadagdag pa kayo. Traditionally, the presidential chief of staff merely, ayan na, assist the president on routine daily functions, including preparing briefers for meetings, organization, and filing documents, and arranging the schedule of the president. Yun lang, ganun lang ang trabaho mo. Hindi mo kailangan ng masyadong maraming powers. Pasintabi na po. Alam kong may mga vlogger na masasaktan, pero ako po'y, sabi ko nga sa inyo, kung talaga kayo nakasuporta sa Pangulo, maiintindihan nyo kung bakit. Hindi niya kailangan tong chief of staff na to. Kung gusto niya maging chief of staff, yan lang ang trabahuin niya. Pero never ng additional powers. Magkakagulo lang sa functions. Maniwala kayo. Eto maganda. The presidential chief of staff has, number one, no decision-making powers. Of course. Number two, no signing powers. Number three, no review powers. Number four,
no power of supervision or control over the government department. Kahit sa ang sa ahensya ng gobyerno, wala kayong powers. Kumbaga, ang kailangan nyo lang gawin, make sure lahat ng mga schedule meeting o pupuntahan ng Pangulo, yun lang po ang gagawin nyo. Kaya huwag na kayo, Diyos, kumabag ang langit. Itigil nyo na yung mga ganyang request. Agency or office. And number 5, no power whatsoever to represent or act on behalf of the president. Huwag niyong abusuhin yung pagiging tahimik ng Pangulo. Akala nyo lang tahimik yan. Alam na niyan kung sino yung mga dapat na hindi pagkatiwalaan. So muli, mga ka-old school, kayo, ano sa tingin nyo? Ito bang hinihingi niya na additional power ng chief of staff ng office of the president ay dapat ibigay? Ano po ang masasabi nyo? I-comment nyo dyan, mga ka-old school. Kasi para sa akin po, hindi na naman niya kailangan yan. Dahil nga kasi, function na yan ng mga iba't ibang ahensya ng gobyerno, ng iba't ibang secretary cabinet, at lalo na ng executive secretary. So sana nung nandun ka bilang executive secretary, eh sa akin lang naman, sana iniwasan natin yung mga issue dati. Pero nakita mo naman, nung inasuwelto ka ng Blue Ribbon Committee, isa ako sa nagtanggol. Pero dito lang naman ako hindi sumang-ayon. Na kung ikaw man ay maging chief of staff, congratulations. Pero yung excess power, hindi po ako papayag. Kasi magkakagulo talaga. Una sa lahat, mawawala yung right sizing ng Pangulo. Pangalawa, sapaw yung mga ginagawa na ng ibang departamento. Kaya muli, sana pag natuloy ang yung pagiging chief of staff, please make sure maayos ang schedule ng Pangulo. Pero syempre, meron naman dyang executive secretary, kahit hindi maayos yan, si executive secretary yung bahala dyan. So muli, mga ka-old school, hanggang dito lang, medyo mahaba pa to. Ipo-post ko na lang sa page natin na Old School Pinoy. Muli, maraming salamat. At i-comment nyo po kung ano ang opinion nyo sa hinihingi na additional power ni Mr. Vic Rodriguez sa kanyang pagiging chief of staff. Ingat!